So, hi guys! Good evening. Evening na. It's, good afternoon or evening. Kasi sa, nasanay ako nung nasa Kuwait ako, ganitong hapon is evening na sa kanila. So, gagawa ako ng, mask lanyard. Kasi lagi kong nalalaglag yung mask ko kapag inaalis ko. Ayan, mag-aano lang tayo. Tatanggalin ko to at saka nasa isa. Ito. Sisirain ko siya. Sisirain talaga. Ayan, diba? Kung kaya ko namang gawin, bakit pa ako bibili? So, meron naman ako mga materials and buti na lang may mga ganito ako accessories. So, pakita ko na lang sa inyo kapag natapos ko na siya. And, baka sipagin ako, I need to do the third batch nung decluttering. May mga boxes pa ako na dapat itapon, guys. So, balikan ko na lang kayo. A few moments later. So, finally, natapos ko din siya. But, yung aking hook is hindi pantay. Kasi yun lang yung available. But, carryables na rin. Diba? Ayan. Ayan natin. Hindi ko muna siya itatry. Tsaka na lang pag tomorrow, nasa store ako. Ayan. Naku, mukhang yun siya. And, ayun nga, advisable na, ayun, ina-advise na doblehin yung mask, but not double surgical mask. Dapat yung nakapatong is tela. So, yun, ina-advise nila na mag-double mask and face shield, but supposedly mahirap yung naka-face shield dito dahil alam niyo naman na human dito sa Pinas. So, ayan. One eternity later. So, hi guys. So, kahapon nga, ipinakita ko sa inyo na ginawa ko to. Itong DIY lanyard, mask lanyard ko. So, ayan na siya. Nagamit ko na siya today. Ayan. Medyo tinataas ko lang kasi napupunta dito yung ano ko, yung air purifier. And, anyways, ayun nga, nandito ako sa store and today is, ano ba ngayon? August 15. So, sahuran. Sahuran ng nila. Wala akong sinasahod. I mean, hindi naman ako, ano, hindi na ako empleyado. And, meron akong i-haul because tomorrow is start na naman ng MECQ dito sa Bulacan. Yun nga, sad to say, ganun talaga. Parang paulit-ulit lang, no? Parang dito sa Pinas, parang paulit-ulit. And ngayong taon, dalawang beses nag MECQ. But thankful naman kay Lord kasi hindi naman nag-lockdown dito. Dun sa NCR, nag-lockdown siya. Yung pinagpapawisan ako. Hindi ko pa kasi ino-open yung aircon. Dahil, ano pa lang, 1:17 and kabubukas ko pa lang ng store. So, Sunday is, ngayong Sunday, ngayong August, I mean, is nag-half day na lang dahil nga GCQ and morning is wala namang ganung customer. Sa hapon sila naglalabasan. So, ayan, nalalayo na tayo ng usapan. Meron akong i-haul na pinamili ko sa South Supermarket. And prior to that, nakabili naman ako last, I think Friday, namili ako sa Pure Gold Junior. So, makikita nyo na lang dito, puro mga delata. So, ba magtataka kayo, delata and noodles, palaman. Wala akong biniling, ano ba? Ano nga tawag doon? Fresh goods kasi nga hanggang ano pa ako dito. Either 5:30 or 6 o'clock, diba? So, yan. Kisa na natin yung haul. And disclaimer lang guys, this is not a sponsored video. Gusto ko lang i-update ng presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. Especially sa grocery. Kasi hindi na to palengke haul. Although, nakadaan ako sa palengke kanina. Kaya lang, nakita ko yung mga ano nila, parang kakunti na lang tapos medyo, kasi nakabili na rin ako ng konting gulay dito eh. Hindi naman ganun kadami, but carryables na rin. Ayoko mag-imbak ng marami dahil masisira lang, mag-isa lang naman na din ako.
So, yan. I-haul na natin, guys. Actually, nakatatlong bag ako. Mukha lang marami, pero konti lang yan. Kasi nung sa isang bag, pinagsama ko yung dry goods dito, sabi ko. Kasi mag-ano lang ako. Mag-commute. So, unahin na natin dito. Ito is parang mas mahal sa kanila, 79 point something. So, Walter Mart, nasa 78 pesos. Yan, cheese whiz. Naubos ko na kasi yung nabili ko sa Walter Mart. Yan, masarap kasi yung cheese whiz. Ewan ko, ba't sa abroad, di ko type yung cheese whiz sa abroad. Although, import siya here from Philippines. Ang ingay ng electric fan, ayun, literal na electric fan. Moving on, kasi baka may pumasok na customer, banana ketchup, ayan, 23 pesos ata to eh. Tapos, yung noodles nila, before it's 16 pesos, nagtaas na rin sila ng piso, it's 17 point something. But sa Robinson Supermarket and Robinson's Express, 18 point something siya. So, mas mura pa rin sa South and Deer Gold. Ayan. Magtataka kayo, ang dami kong noodles kasi minsan, tinatamad ako magluto, ito na yung ginabaon ko. Bumibili na lang ako ng siopaw sa labas. Minsan naman, wala akong sabaw kasi dapat may sabaw yung mga aso pagka kumakain. Kailangan meron silang sabaw. Ayan. Yan lang naman yung gusto kong flavor. Hindi ako nag kumpain ng spicy. Tapos ito, sa aso ko din yan, nabilisang ano lang. Kasi nga, pero pag sinisipag ako, inaano ko to, niluluto ko to, nilalagyan ko lang ng patatas. Then ito, nilalagyan ko lang ng kamatis kung sinatamad ako magluto or pag wala ng araw kasi nga naka-solar kami. Connection nun kasi electric pa yung pinaglutoan ko, guys. Hindi pa ako nakakabili ng gasol. Pero meron naman akong lutuan na gasol dun. Kaya lang, pang malakihan siya. Bala kong bumili ng maliit. So, ibabalik ko na siya. Para just in case may pumasok, hindi ako magkakandara pang ibalik. Dahil nandito ko sa, yan, sa gitna. Balikin natin siya. Ayun. Siguro, tataka kayo, sabihin nyo na mahirap dito sa Pinas. Well, mahirap guys kung wala kayong source of income. Especially ngayon, grabe yung pangalawang, 2021, dalawang beses nang nag-lockdown sa Manila. And here in Bulacan, nag-GCQ na naman kami. And then, turning to MECQ. MECQ, yan, nabubulol ako, puro QQ. Huwag naman sana mag-ECQ, no? So, bumila kami ito. Egg pandesal, ano yata, parang 23 pesos. Itong Marby. May isang ano nito, may isang brand, Tiffany. Hindi ko siya type, ito mas gusto ko. Pinoy Tasty by Marby, 35 pesos yan. Then, yan, kung napapansin nyo, ang binibili ko lang is refill talaga na sukat. Kasi nga may lalagyan naman ako dun. Ayoko nung tapon ng tapon. So, caribels na to. Ay, hindi pala to suka, guys. Soy sauce. Kasi nakabili na ako ng suka dun sa Pure Gold ata. Hindi ko pa na isasalin. And then, ito naka-promo kasi to. 109 ba to? Ayan. Buy 5, save 8 pesos. Ano yun? Break na natin ulit. Kasi nga, baka may biglang pumasok, magkabiglaan tayo. Gusto si Goldilocks. Nakainin ko niyan kasi nag-ano lang ako, heavy breakfast sa bahay. Hindi ako nag-lunch. Ayun, nag-trading kasi ako sa egg pie. 72 pesos na yun, guys. Kaya, imbis na dadalawahin ko yung egg pie, isa na lang. Tissue, walang facial tissue. Ewan ko ba, nagkakaubusan sila ng stocks. Alam naman nila na siguro nagkabiglaan din na wala silang facial tissue. Yung binibili ko dun na Sunny Care ba? Ito na lang binili ko. Ayan. 50 pesos to. Mahal kasi sa yung tissue sa Robinson. And then pride, tatry ko lang siya kasi 350 siya isa. Although meron pa akong sabon dun. Ayoko lang kasi nang nauubusan.
And last but not the least, dito na siya tatanggalin sa pagkakabuhol. Medyo mahal ang gulay sa supermarket, guys. Parang itong sibuyas is 30 pesos, bili ko dyan. And then ito, 33. Tatlong perasong patatas. Dito na siya tatanggalin na. Kamatis, alam ko yung 5 piraso is 33 pesos. And then garlic. Yung garlic yata is parang 33 pesos din. Eh, lagi kasing baha sa bayan, kaya ano, bumili na rin ako. Unexpected naman na dumaan nga sa bayan yung jeep na sinakyan ko, kaya lang, marami na kasi kung dala. Ayun o, inuwi ko pa yan dito guys, galing ng Carrefour yun. So, isang bitbitan na lang. Ayan. And, binili ko sa Goldilocks and Double Dutch, 27 ata ito, tapos 30 something plus. Ano yung tingin mo? Recibo. 27. Ayan. Ito siya, guys. Ayan. Bakit 72 yun? 246. Ay, hindi. Hindi ko pala palang walang ano ito, resibo. Kasi ano ko, parang ano lang nila yan. Nasa 72 lahat. Ano po? Misari ba tawag na? Ano tawag na? Parang nakikitinda. Ewan ko. And sa ano, naging grocery, naka ano lang ako guys. 781.450. So may sakit pa akong 218.something. Ayan. So ayan, ibinali ko na siya dito sa Carrefour na Econo Bag ba tawag dyan. Ewan ko ano, anong tawag dyan. Kasi medyo mahal din yan dito eh. Kaya carryables lang, nagamit ko pa siya, diba? Ngayon, nilagay ko na yung payong ko kasi baka makalimutan ko pa siya. So, yeah. Binuksan ko na yung aircon kasi medyo ano. Medyo humid and mainit. And yung purpose naman is hindi para sa akin. Para dito sa mga items. Kasi diba yung mga sapatos kailangan hindi siya naiinitan kasi masisira siya. Well, kung mapapansin nyo, yung mga pinamili ko is mainly pagkain lang talaga. And meron pa naman kasi akong ano, mga binili na ano ba yung mga nasa rep. Meron pang isang buong manok doon. Tapos hotdog. Meron pang ano doon eh, yung naka-marinated barbecue. Nasa stick pa. Tapos ano pa ba yung nandun? Puno pa kasi siya kaya hindi rin ako makabili ng fresh goods. Kapag bumibili ako, niluluto ko na siya agad kinabukasan. Dahil, ano ba? Dahil nga, hindi na nagluluto pag gabi, iniwasan ko yung malakas kasi sa kuryente yung ano namin, yung electric na kanal kalan. Tapos, siniset ko yung aircon ng 3 hours lang naman, basta lumamig lang. Basta 12 to 3, ayan, nakaset. Hindi, ano, kung mapapansin nyo, hindi ako natutulog ng maaga. Bakit ba? Kasi meron ako, nag-aaral ako ng Forex, and then merong playback yon, tapos nag-aaralan ko. Tapos minsan, naglalaro ako sa laptop. And, ano pa ba? Yun pala, kung mapapansin nyo, wala akong shampoo, wala akong sabon, toothpaste, and kape. Yan yung mga pinamili ko na sa Kuwait na meron ako hanggang ngayon. Actually, ang stock ko na yun is until 2022 pa guys. Kaya I'm happy na nakabili ako ng mga ganun. Kasi yung mga Pilipino dito, pag nakikita ko na namimili, as in puno yung trolley nila kasi nga sabon, tapos downy, and public softener. Actually, pagka namimili kasi ako, ayoko nung nauubusan. So, meron pa ako din dun sa bahay kaya hindi rin ako bumili. And ito nga,
hindi ko naman siya ine-expect na mag-MECQ. Just go with the flow na lang kasi everything now is not temporary. Tama ba? Except change. Yung maraming nangyayari na hindi natin kasi control yung mga pangyayari. Tulad yan, ito, hindi ko kontrolado itong business ko. Na which is kabubukas pa lang. Tapos, na ganyan nga, nag-ECQ, tapos ECQ, tapos ngayon na naman, parang fourth quarter na ba? Ganun na naman. So, itinataas ko na lang sa Panginoon kasi hindi ko naman hawak itong, even my life, hindi ko naman din hawak. Iniisip ko naman din kung nasa Kuwait din ako, may pera nga ako pero hindi ako masaya, parang ganun. Tapos, hindi mo rin naman alam kung matatamaan ka ng COVID. Actually, to tell you the truth, hindi pa ako vaccinated kasi hindi pa ako tinatawagan kasi online dito eh, online registration. Although meron yung sinasabi na magpapalista ka sa barangay, pero parang hesitated pa ako magpa-vaccine. Ewan ko, hindi ko alam. Parang, kasi ituturo sa'yo yung inactive na coronavirus yung ituturo sa'yo. Alam mo yun, parang naglolokohan lang tayo tapos magpa-positive ka. Binaksinan ka, magpa-positive ka. Parang ganun. Well, anyways, ayoko ng topic na ganun kasi alam ko naman na maraming debate na mangyayari. So, yun lang naman ang aking vlog for today. Ito nga, I'm happy na nakagawa ako ng ganito. Ayan. Medyo mahaba yan. Inano ko lang siya kasi nga, ayan. Ayan. Usually, pinapatong ko lang yan sa table. Tapos, yung tinatanggal ko yung isang ano ba. Diba, eto, diba nakaganyan siya. Tapos, syempre, isa lang yung nakakawit. Ayun, nalalaglag siya. Tapos, tinatapon ko na kasi nga, nalaglag ni eh. So, ayan, iwas laglag. And, kapag kami pumasok, mabilis na isuksok, diba? So, that's it for today's vlog. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. And see you on my future vlogs. Bye. God bless everyone.